Chill time guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mo magagawang babae mismo ang manliligaw sa'yo. Okay, G, bago natin simulan ang video na ito, o bago kayo magsipagpalakpakan, magsisigawan dyan, o magwala, o magkatuwaan, gusto ko munang linawin sa inyo, itong ligaw na ito ay hindi katulad ng proseso ng pagligaw natin sa babae. Dahil sa strategy na ito, ikaw pa din ang unang mag-approach, makikipag-date, mag-aya ng date, o maaaring siya rin mag-aya ng date. Okay, dahil mga tinuro ko na yan sa ibang mga videos ko, di ba? So, ikaw pa rin ang unang mag-approach, ikaw pa rin ang mag-pursue sa umpisa. Okay, so ikaw pa rin ang mag-starter. Hindi katulad sa mga babae, na yung mga beta boys na di ba yung dati nating mga strategy o dati nating estilo na ginagawa na tayo yung nag-reach out sa babae tapos tayo din yung nanliligaw. Okay, so hindi yun ang gagawin ng babae sa'yo. Ikaw pa rin na mag-umpisa, pero sa oras na mangyari na yung mga bagay na dapat mangyari, G, maniwala ka sa akin, yung babae, siya na ang mag-aabol sa'yo. Siya na yung manliligaw sa'yo. At ang tanong dyan eh, paano ba kasi ang gagawin? Okay, G, umpisa ito. G, siguraduhin mo muna na nag-self-improve ka na. Siguraduhin mo muna na may value ka na. Siguraduhin mo muna na maayos na ang looks, status, money, game, at pati na rin personality mo. Okay, so sabihin na natin hindi pa lahat yun maayos, pero at least may self-improvement na. Okay, dahil tanda mo, ang ahabulin ng babae ay yung mga lalaki lang na merong value. Kung wala kang value, kahit na gawin mo patong bagay na to sa kanya, hindi pa rin mangyayari yung mga bagay na dapat mangyari. Okay? At gaya ng sabi ko sa inyo kanina, tayo pa rin ang starter. Tayo pa rin ang mag-pursue sa una. So, ikaw pa rin ang kikilala sa babae. May video na ako nyan. Okay, paano ang gagawin mo? Ikaw na rin ang mag-aaya ng date. May video na rin ako nyan kung paano ang tamang gawin mo. At ikaw din ang mag-execute nito ng tama. Kung paano sa text, paano sa phone call, paano yung approach, ano yung validation, ano yung mga hindi dapat gawin, alin yung mga dapat gawin, alin yung mga dapat sundin. Okay? At dapat ninyong panoorin yung mga videos na yon kung paano yung gagawin step by step bago ka makarating dito. Dahil kung ito ka agad ang uunahin mo, malilito ka. Okay? Gaya ng sabi ko sa inyo, ang validation ay napaka-importante. Hindi mo pwedeng ibigay yan. Hindi mo pwedeng tawaging maganda siya. Hindi mo pwedeng i-compliment siya. Hindi mo pwedeng sunduin siya. Hindi mo pwedeng ihatid. Hindi ka pwedeng mag-insert ng effort sa kanya. O hindi ka pwedeng magpakita ng kahit anong weakness. O sa makatuwid, kumbaga, hindi ka pwedeng magpakita sa kanya ng interest mo. Pwede ka mag-pursue, pero hindi ka magpapakita ng buong interest mo. Kumbaga, hindi mo ipapakita yung mga baraha mo. Hindi mo papaalam sa kanya yung tunay mong nararamdaman. Hayaan mong mag-isip siya kung gusto mo ba siya talaga o hindi. Kaya nga mag-iaya ka ng date. Okay, so ganito. Sabihin na natin na nasa punto na kayo nang naiaya mo na siya ng date. O nagawa mo na yung mga dapat gawin. Na nakilala mo na siya, naiaya mo na siya ng date, nag-date na kayo, lumabas na kayo, at nakarating na kayo sa punto na masisibak mo na siya. Kumbaga, nagawa mo na na ma-seduce siya, na makapag-create ng sexual tension, mga tinuro ko sa inyo. Okay, yung pag nandun na kayo sa kwarto, paano magagawang malibugan ng babae? Pagka magkasama na kayo, paano magagawang ma-attract siya? Okay, panoorin nyo lahat ng mga videos na yan. I-search nyo lang dyan sa channel natin, nandiyan yan. Okay, kung talagang hirap kayo, na i-search yung mga yung mga videos na yan, dahil tinatamad kayo, wala akong magagawa. Okay? Hindi nyo ito magagawa ng perfecto. Okay? Again, hindi kayo pwede magbigay ng validation sa babae. Dahil yung validation na yan, yan talaga ang rason kung bakit bumibigay ang babae, paano sila na-hook sa lalaki, at bakit sila naghahabol sa mga ibang lalaki dyan. Okay? Yun yung gagawin mo ngayon. Hindi mo bibigay yung validation mo. Sobrang narcissistic ng ugali ng mga babae. Sobrang self-preservation sila. Kumbaga, sobrang mahal nila ang sarili nila dahil nga sa self-preservation para sa survival nila. Gagawin nila lahat ng magagawa nila para makuha yung validation na yun. Kasi hindi kaya ng ego nila na may isang lalaki na hindi nagbibigay ng validation na yun. Okay, yun yung gagamitin mo ngayon. Ang tanong, paano mo siya gagamitin? Ito ngayon yan. Kapag ka, sa oras na sex mo na yung babae, okay, na-sex mo na siya, right?
sa oras na ma-sex mo na ang babae, dahil gaya sabi ko sa inyo, ano bang pinaka-valuable asset ng babae na pagdating sa dating na alam niya rin, okay? E di walang iba, kundi yung pusi niya. Sa oras na makuha mo yung sex sa kanya at hindi ka nang hingi ng relationship, hindi ka pa rin nagva-validate, hindi ka nag-I love you, hindi mo sinasabing masarap siya, hindi mo sinasabing nagustuhan mo yung sex niya, hindi mo pinakita na enjoy mo yung sex niya, sa halip ang pinakita mo ay na-disappoint ka. Di ba? O parang ano ka, parang hindi ka ganun kasaya. O, hindi mo nang sasabihin sa kanya, o papakita talagang dismayado ka, pero hindi papakita sa kanya na nag-enjoy ka. G, mapapaisip na ngayon yung babae kung gusto mo ba siya talaga o hindi. Nasarapan ka ba sa kanya? Niloloko mo lang ba siya? Magiging kayo ba? Hindi ba siya girlfriend material? Pangit ba siya? Nabahuan ka ba sa hininga niya? Anong problema? So ngayon yung tumatakbo sa utak niya. Ngayon, yung utak niya na yun, ang hindi niya namamalayan, o dyan sa utak niya na yan, ang hindi niya namamalayan, habang isip siya ng isip sa'yo, sa kakahabol ng validation mo, na-attach na siya. Na-obsess na siya. Kumbaga, parang droga na ang gusto niya ay makita ka niya palagi para lang maramdaman niya yung bagay na ipinaramdam mo sa kanya nung mga oras na magkasama kayo. Okay, o yung ginagawa mo sa kanya sa buong proseso ng pagpapa-obsess mo sa kanya. Okay, so, nag-sex na kayo. Okay, nakuha mo na yung pinaka-importante para sa kanya. Hindi mo pa rin binibigay yung validation sa kanya, di ba? Ngayon, pagkatapos nun, ng pag-sex ninyo, nasa iyo na yung power. Gusto ko maintindihan mo na dito na mag-uumpisa yung panliligaw niya. Kasi nasa iyo na yung power. Sa oras na ma-sex mo ang babae, naghihintay siya ng validation. Tinitingnan niya kung nasarapan ka ba, makikipagrelasyon ka na ba, lalambot ka na ba, mag-iiba ka na ba. Okay? Dahil hindi niya alam talaga kung maganda ba siya talaga. Hindi niya alam kung masarap ba siya talaga. Dahil mababa nga ang self-esteem ng babae. Wala talaga silang tiwala sa sarili nila. Kaya nga, di ba, nagpo-post ng mga pictures, mga videos sa internet, sa social media, para lang makuha nila yung validation nila sa mga lalaki. Okay? Kaya naghihintay sila ng like, naghihintay sila ng PM, naghihintay sila ng reaction, ng comment, di ba? Pam-boost nila ng ego nila yon. Okay? So, sabihin na natin na na-sex mo na siya. So, matik yan. Asahan nyo, maghihintay yan. Kaya nga yung ginawa, sinabi ko dun sa uling video ko, di ba, na ang babae, kapag ka nagtanong siya kung mag-ano ba kayo, ibig sabihin nun, mataas na yung attraction. Ito, nagtanong siya ng mag-ano kayo, nang nagde-date kayo, tapos na-sex mo na siya, ang ibig sabihin nun, mataas na yung attraction niya sa'yo o nai-inlove na siya sa'yo. O kaya, sabihin na natin na naghahabol siya ng validation mo. Okay? Yun kasi yung tunay na hinahabol niya. Hindi ikaw bilang tao, kundi yung validation mo. Dahil para yun sa kanya. Pag hindi mo binigay sa kanya yung validation na yun, hindi magiging maganda ang pakiramdam niya. Kaya habol-habulin niya yun. Okay, kumbaga yun yung game na binigay mo sa kanya. Chase my validation. Which is yun din yung ginagawa mo kapag ka nanliligaw ka. Diba? Gawa ka ng gawa ng mga bagay, bigay ka ng bigay ng kung ano-ano, effort ka ng effort, diba? Exert ka ng exert ng mga effort mo. Kumbaga, lagi kang available, lagi kang nakahatid sundo sa kanya, binibigyan pa ng regalo, sinasabi maganda siya, good morning, lahat ginawa mo na, di ba? Tapos ang hinihintay mong kapalit ay yung matamis niyang oo, di ba? Validation, di ba? Yung oo niya na pumayag siya na maging girlfriend mo na siya o maging boyfriend ka na niya, okay? So yun yung validation ngayon na gagamitin din natin sa kanya. Babalikta rin lang natin ang istorya. Bakit? Kasi nakuha mo na yung kailangan niya. Ano bang yung kailangan mo sa kanya? Which is yung sex. Wala naman ng ibang pang kayang ibigay ang babae. At alam niya yun, na pag nakuha mo na ang sex sa kanya, baka pwede ka nang mawala. O kaya talikuran mo na siya. At hindi niya magugustuhan yun. Kasi titingnan niya yung sarili niya na mababa. Ayaw niya ng ganun. Ayaw ng babae na tingnan niya yung sarili niya mababa. Dahil nga, hindi po pwede na hindi masusunod. O hindi niya magagawang, kumbaga i-refill yung, yung ego niya. Kailangan niya yun. Dahil sa totoo lang, kapag ka hindi mo binigay sa kanya yung ego niya na yun, kunyari, nag-sex kayo, o yung ego boost na yun, kunyari, nag-sex kayo ngayon, tapos pagkatapos nyo mag-sex, hindi ka nakipag-relasyon, o hindi mo man lang siya sinabihan na masarap siya, o kaya, let's say, hindi ka na-attach sa kanya, hindi mo pinaramdam sa kanya na ganun. Maniwala ka sa akin, hindi kaya ng ego niya yun, kasi mangyayari sa kanya, titingnan niya yung sarili niya na pangit siya, o may problema sa kanya. Pero yun yung bagay naman na yun, na mas magpapa-inlove sa'yo. Bakit? Kasi una-una, nai-insecure siya. Pangalawa, mas titingnan kanya na mas mataas sa kanya dahil nga, hindi ka naghahabol sa kanya, hindi ka needy, hindi ka mababang lalaki. Kumbaga, marami ka sigurong options, marami ka sigurong babae, maraming babae nagkakagusto sa'yo. Kumbaga, may social proof ka at higit sa lahat,
pre-selected ka at gusto ng babae yung lalaki na marami nagkakagusto. So, iiran ngayon yung competition anxiety niya. So, ano mangyayari? Mag-exert ng effort tong babae na to. Gagalingan niya kapag ka-date mo siya, mas lalo siyang magiging submissive, mas lalo siyang magiging masunurin sa'yo, mas lalo siyang mag-exert ng effort. Pag gusto mo siyang ka-date, magiging present siya. At lalong-lalo na pag nag-sex kayo, i-validate niya yung sarili niya habang nagsisex kayo. Parang naliligaw nga. Parang ikaw, pag naliligaw ka sa babae. Di ba? Pag naliligaw ka sa babae, naghihintay ka ng validation niya. So, habang hinihintay mo yung validation niya, anong ginagawa mo? Lalo ka nag-exert ng effort, lalo na habang tumatagal. Di ba? Pero dumadating ang time, nag-give up ka rin kasi nabusit ka na. Pero, maniwala ka sa akin, sa tamang oras o tamang timing, pati tamang combination ng mga game ko, bibigay at bibigay yan. Katulad ng ginagawa ng babae kapag nagpapaligaw sila. Ngayon, para magawa natin yun, kailangan ma-sex mo muna siya. Makuha mo muna sa kanya yung isang bagay na pinagmamalaki niya sa'yo. At sa oras na makuha mo yun, mag-iiba na ang storya. Yung dating mailap na siya, yung dating snabera na siya, yung dating akala mo kung sino na siya, na ang iniisip mo baka hindi mo siya makuha, maniwala ka sa akin, siya na ngayon yung maghahabol sa'yo kasi kailangan niya yung validation na yun. Kailangan mapatunayan niya sa sarili niya na may halaga siya, hindi siya katapon-tapon, at syempre, higit sa lahat, hindi siya pangit. Okay? Kaya kailangan niya, maintindihan, o kailangan masabi niya sa sarili niya, ma-validate niya sa sarili niya na pang-girlfriend siya, okay, hindi siya basta pang-sex lang. Kaya ahabulin niya yun. At gusto niya malaman kung anong talagang tingin mo sa kanya. Kaya hindi mo ibibigay yun para kang nagpapaligaw. Doon mag-uumpisa yung chase ng ligawan. Okay, doon mag-uumpisa again. Doon sa mga bago dito na hindi pa alam yung mga sinasabi ko sa validation, paano mag-set ng date, paano kikilalanin yung babae, paano mag-set ng sexual tension, paano masisibakin yung babae, marami na akong videos niyan. Panoorin nyo lahat yan. Okay, pati kung paano pagka nag-cancel ng date yung babae, paano makipag-date, paano kikilos sa date, nandiyan dyan na lahat ng mga videos. Okay, so aralin nyo yung mga videos na yan dahil pag yung mga yan, na-execute nyo ng tama at na-sex mo na yung babae at hindi ka nagbigay ng validation, hindi ka I love you, hindi mo sinabing maganda siya o masarap siya, o hindi ka naghahabol ng relationship sa kanya, siya maghahabol ng relationship sa'yo. 100% sure ako, ipapaputol ko tong mahabang dakilang edits ko kapag hindi nagkatotoo tong sinasabi ko sa inyo. Basta importante, makuha mo muna yung sex. Pag nakuha mo na yung sex, siya naman liligaw sa'yo. Magpe-perform na magpe-perform yan, makuha lang niya yung mata mismong oo. Okay? So, ang gagawin mo ngayon, walang iba kundi self-improvement, pagpatuloy yung pag-aaral ng game ko. At kung meron ka ng babae na gusto mong sumukan itong sinasabi ko, gawin mo. Pagkatapos ninyo mag-sex, pakita mo sa kanya na hindi ka nag-enjoy, manlamig ka, tapos hayaan mo na siya na habulin yung validation mo. Okay? Hindi ka manghingi ng relationship, hindi ka mag-I love you, hindi ka magko-compliment, hayaan mong maglaro ka na maglaro sa utak niya dahil sa tuwing naglalaro ka sa utak niya, nag-i-invest siya sa'yo. Paano siya nag-i-invest? Ito, ilang beses ko na inulit sa inyo to. Ang babae, para mag-invest o ma-attach sa isang lalaki, kailangan niya ng time and space. Kailangan hindi kayo nakikita palagi. Kailangan meron siyang hinahabol na validation sa'yo para lamang ka ng utak niya. Dahil kung hindi ikaw ang laman ng utak ng babae, hindi sila logical, okay? Emotional sila. Kung hindi ka laman ng utak ng babae, then hindi siya nag-i-invest sa'yo. Dahil para mag-invest ang babae, kailangan maraming oras sa buhay niya na ikaw ang laman ng utak niya para matakot siyang mawala sa'yo. Parang bag na sinabi ko sa inyo ng paulit-ulit. So, kung may dalawang bag sa harapan mo at doon ka sa kaliwang bag lagay ng pera, natural, kahit magkamukha yung dalawang bag na yun, mas tataas yung value nung bag na nasa kaliwa. Dahil doon mo nilagay yung pera, ganun yung nangyayari. Instead na ibang bagay ang gagawin niya sa mga oras na yun, ikaw tuloy ang iniisip niya. So, hindi kanya basta-basta bibitawan. Natural, nag-invest siya sa'yo. So, ngayon, since nakuha mo yung sex, tapos hindi ka nagva-validate, umpisa na ng paghahabol niya ng validation mo. Umpisa na ng panliligaw niya sa'yo. Gagawin niya lahat, mararanasan mo lahat ng pinakamasarap na treatment, lalong-lalo na sex, dahil lang sa paghahabol niya sa validation mo. Dahil i-impress ka niya, dahil gagawin niya lahat para lang sagutin mo siya. Okay? Kaya lagi tandaan, magpayaman, na yung sarili, at sumibak na maraming puso sa'yo. Peace! Boom!